One day, merong mga magkakaibigang pabo na gustong lumipad. So, what if you're going different? We should change the way we see things. So this is your CEO. Momentum is everything. And you're not yet talking. Bucks, I'm enjoying the night. I just want to share with you some tips. So, gusto na naman itong lumipad. Meron silang nakitang isang lumilipad ng sobrang taas at isa itong agila. Ngayon, sabi nila, bakit kaya hindi tayo magpaturo dun sa agila na yun na lumipad? Since magaling naman siyang lumipad at ang taas-taas niya lumipad, sa kanya lang tayo magpaturo. Di sabi ng mga pabo, sige, punta tayo sa bahay ng agila. Nagpunta sila sa bahay ng agila at kinausap nila yung agila. Sabi nila sa agila, agila, baka pwede mo kaming turuan magkakabarkada kung paano lumipad. Kasi nakita namin ang taas-taas mong lumipad. Sabi ng agila, sige, tuturuan ko kayo lumipad. Pumunta kayo dito bukas sa umaga. Kinaumagahan, nagpunta yung mga magkakaibigang pabo doon sa bahay ng agila. Mr. Agila, pwede nyo na po kaming turuan. Paano po ba lumipad? Sabi ng agila, sige, maglakad kayo dito hanggang doon, tapos bumalik kayo, maglakad ulit kayo papunta dito, tapos maglakad ulit kayo papunta doon, at maglakad kayo pabalik dito, at maglakad kayo papunta doon, at maglakad kayo pabalik dito. Maghapong ginawa ito ng mga pabo. Sabi ng mga pabo, habang naglalakad sila, nakakapagod pala to. Itong paano lumipad, sobrang nakapagod, lakad tayo ng lakad. Sabi ng ganun. Pagbalik nila, sabi nung agila, sige, pwede na kayong umuwi at makapagpahinga. Bukas babalik kayo sa akin. Pag-uwi ng mga pabo, nag-uusap-usap sila. Sabi ng mga pabo, ba't ganun yung agila na yon? Sabi natin, magpapaturo tayo lumipad, pero bakit niya tayo pinaglalakad? Nakakapagod pala itong ganito. Puro reklamo yung sinasabi ng mga pabo. Ngayon, kinaumagahan, mayroong bumalik na yung ibang mga pabo. Sabi ng pabo, Mr. Agila, nandito na po ulit kami. Pwede nyo na po ulit kaming turuan lumipad. Sabi ng agila, bakit nagmumunti na lang kayo? Nasaan na yung iba? Ang dami-dami nyo kahapon. Sabi ng mga pabo, kasi po, ayaw na po nila kasi nakakapagod naman po daw lumipad. Sabi nyo, tuturuan nyo daw po lumipad. Pinaglakad nyo sila ng pinaglakad . Sabi ng agila, ganito. Ang pangalawang task nyo ngayon is, umakit kayo ng bundok, tapos bumaba kayo ng bundok. Tapos, umakit kayo ng bundok, tapos bumaba kayo ng bundok. Pag akyat nyo ng bundok, iibahin nyo na ngayon yung gagawin nyo. Medyo ibubukan nyo na ngayon yung mga pakpak nyo at itidiklop nyo na yun yung mga paa. So, mas mahirap to ngayon, sabi nyo ng agila. Ang ginawa ng mga pabo, sinunod din na yung sinabi ng agila. Umakit sila ng bundok at bumaba sila ng bundok. Pag akyat nila ng bundok, pagbaba nila ng bundok, unti-unti na nilang binubuka yung mga pakpak nila at tinitiklop nila yung paa nila at binubuka yung pakpak. Nagugulat na lang sila kasi unti-unti na silang lumilipad ng lumilipad. Marami na sa mga pabo yung nakakalipad. Ngayon, natuto na ngayon sila lumipad pagbaba nila ng bundok. Kaya na nilang puntahan yung mga gusto nilang puntahan doon sa mga bundok kasi nakakalipad na yung mga pabo. Tuntua yung mga yung agila, sabi ng agila, ang galing nyo ng mga lumipad . Sabi ng agila, sige, pagod na rin ako ngayon uuwi na ako . So kayo, magpahinga na rin kayo, umuwi na rin kayo, total marunong na naman kayong mga magsipagliparan. Sabi ng ganun. Sabi ng mga pabo, sige po, Mr. Agila, maraming salamat po sa turo nyo. Uuwi na rin po kami, pagod na rin po kami. Guess what? Pag uwi nung mga pabo, anong ginawa nila? Lumipad ba sila? Hindi. Naglakad sila pa-uwi. Anong point nung story? Dito sa ginagawa natin, or sa mga ginagawa natin sa buhay, minsan, dumarating tayo sa point na napapagod tayo. At minsan, dumarating tayo sa point na gusto natin matuto, nahanap tayo ng mentors, nagpapaturo tayo sa mentors natin, ginagawa ng mentors natin, kino-coach tayo. Kalimitan na nakikita natin sa mentors natin is yung finish line. Kung ano yung na-achieve na nila. Pero hindi natin nakita yung pinagdaanan at yung mga nalagpasan nila. So akala natin ganun lang kadali, umaman na sila, ganun lang, or naging successful sila, ganun lang kadali. Pero hindi mo nakita yung grind nila noon time na yung nagsisimula pa lang sila. Hindi mo nakita, hindi natin nakita kung ano yung hirap, pagod, puyat na tiniis nila at sinurpas nila at problema na pinagdaanan nila bago sila nakarating sa punto kung saan masyado natin silang pinapalakpakan. So, anong point? Huwag kang maging pabo. Kasi yung pabo, ang mindset nila is maglakad sila . Although in-acquire nila yung knowledge kung paano lumipad, pero subconsciously ang nakaprogram sa kanila is maglakad. Parang dito sa network marketing business natin, marami dito nag-try, sumubok na baka dito magbago yung buhay, sinubukan yung negosyo, nagpaturo sa mga mentors kung paano ma-achieve ng mga mentors, pero hindi nila tanggap or hindi nila ina-accept
yung kapalit na trabaho na nire-require sa kanila nung success na gusto nila. Siyempre, alam nga naman kung ano yung pinagdaanan ng mentor mismo, ilatag sa'yo, di ba? Ang sasabihin lang sa'yo ng mentor, expect some challenges. Pero the bigger the challenge, the bigger the income, tama? Pero if you're not willing to take or willing, you're not willing to accept na it requires effort, it requires challenge, and kailangan mong surpass lahat ng pagdadaanan mo, at marami ka talagang pagdadaanan, at tingin mo sa negosyong network marketing is overnight success lang, sigurado na para kang babo, darating sa point maglalakad ka rin pa ulit. Taas mo yung ano mo, yung expectation mo, tama yon, pero habang tinataas mo yung expectation mo tsaka pangarap mo, it requires effort, di ba? It requires challenge, it requires sangkaterbang problema na kailangan mong malagpasan bago ka makapunta doon. Kung hindi mo tanggap na lahat ng bagay para maging successful, you have to overcome failures, hindi ka magiging successful, try mo na lang tumaya sa loto.